Hello everyone! 大家好! Welcome back again to my channel! And for today's video, we are going to cook a Taiwanese favorite dish. So they call it as 卤肉饭. And we can also call it as rice topping. So keep watching this video to see how easy it is to cook this recipe. So let's start with cutting the pork belly into small pieces. So itong pork belly na ito ay pinakuluan ko na to make it firm at easy rin sa pagka-cut. Pwede rin gumamit ng giniling na nabibili sa mga markets, but mag-add na lang ng taba. Marami ako noon, free. Safety reminder lang when using sharp objects like knife na palagi pong mag-iingat. So, ganito kaliliit yung aking pagkakahiwa. Ilagay ko lang muna ito sa lagayan. Then, ikat ko pa ulit itong pangalawang hiwa ng pork belly. Approximately, ang weight nitong ginamit kong pork belly ay nasa 400 grams. Oops, sumilip yung makulit. So, eto na yon yung dalawang hiwa ng pork belly. So, another ingredient is garlic. So, mas maraming garlic, mas masarap. So, mag-umpisa na tayo magluto. So, dito, gumamit ako ng oil from pork. Gawa ito ng aking mother-in-law, but any cooking oil will do. And then, pag mainit na yung oil, pwede na nating igisa yung garlic. By the way, konting kaalaman lamang po. Dito sa Taiwan, once na nagigisa sila sa mga niluluto, laging garlic lang. Kasi sa atin sa Pinas, lagi siya magkasama ang garlic at saka yung onion na ginigisa. Dito, more on garlic. So, inad ko na nga pala itong chop na pork belly. Nag-add din ako ng isang pork cubes para ma-enhance ang lasa ng pork. Then add pepper, more pepper. Then add oyster sauce. Yung oyster sauce nila dito sa bahay ay yung vegetarian na oyster sauce. Haluin lang natin para mas spread yung lasa sa meat. Then mag-add tayo ng water. 3 cups of water ang inad ko, but pwedeng mas madami, hanggang 5 cups. Kasi gustong-gusto nila itong luto na ganito, so mas gusto nila yung mas madami yung sabaw kasi tinatoppings lang ito sa rice. Then mag-a-add din ako ng rice wine, about 1 to 2 tablespoons of rice wine. So ito yung secret ingredient nila dito. Kaya yung lasa ay nag-iiba. Laging merong rice wine na kasama. So, pakuluin lang natin ito para
kumapit sa meat yung lasa. Then I added dried shallots or pwede rin yung dried na garlic or dried onions. Any of these po. Yung dried shallots ay available po yan sa mga supermarkets. Then kapag kumulo na mapapansin natin yung sabaw na medyo thick na siya. Then, okay na po ito. Lagay lang natin dito sa lagayan. So, ayan po mapapansin nyo, thick yung sabaw. Gustong-gusto yan ng mga Taiwanese. So now, presenting my luro without fan. Ang fan po kasi means kanin. Eh, hindi pa po ako nakapagsaing ng kanin kasi ito po muna yung inuna kong niluto. So that's all for today's video. If you're new here to my channel, please subscribe, like the video, and leave a comment. Until next video, thanks for watching. Bye!